Good morning! Good morning mga papi. 11, mag-11 na. Traffic. Okay mga papi. Okay guys, so on the way kami papuntang CWC. Okay. Okay, so magre-register kaming tatlo. Kasama ko nga pala si Locomoto saka si Motospeed. So ngayon ulit kami nagkasama-sama sa ano, isang ride. So magre-register kami para dun sa Elite, First Bicol Elite Endurance Challenge, 700 kilometers within 15 hours. So bukas ang event. So kailangan namin mag-register ngayon kasi hindi kami nakapag early registration. So sabi ni Bex, biyahe ni Bex, paubos na daw yung slot kasi 600 riders lang daw yung allowed para sumama or para ano yon, makapasok sa ano, para makapasok sa endurance. So sana makapasok pa kami. Siya nga pala mga papi, first time ko itong sumama or sumali sa isang endurance challenge. So exciting. Medyo kinakabahan tayo kasi first time, pero baka mag-enjoy naman ako. So actually hindi pa ako nakakapag-prepare ng kung anong mga dadalhin ko. Mamaya na lang siguro kapag sure na makakasali kami. Pugak-pugak yung motor ko. Na-try ko lang. Ayan, si Motospeed. Okay, so update ko kayo mamaya sa ano. Ha? nagtatag kaya, tinitesting ko. Okay, so update ko kayo kapag nasa CDAP na kami. Alright. Okay. So papasok na tayo ng Capitol, CWC. Capitol. Ayun oh. Ito mga rider na to, sigurado. Marami ka na makikitang mga rider, ano, magre-register sila, kukuha ng kit, mga ganyan. Actually first time ko eh, pero nakapag-research naman ako. Tsaka itong dalawang kasama ko, experience na yan. Nakailang beses na silang sumama or sumabak sa endurance challenge. So hindi na rin tayo naninibago. Alam na rin natin yung pasikot-sikot kahit papaano. Hanapin lang natin muna yung ano, yung sa registration.
para makapag-register na tayo para, di ba, para officially na. WC daw eh. Tignan nyo, napakaraming rider na dito. O bike check. Alright, napakaraming tao, maraming nakapila. Napakaraming ano, magpapabike check tong mga to. Sigurado. Okay, so magre-register muna kami. Let's go. Eko. Ma'am, pwede pa mag-register? Mayo pa po. Alauna pa. Hindi talaga. Akala, may pwede na ngon yan. Okay guys, so update lang tayo, no? So hindi na ako nag-video kanina kasi sobrang ano, sobrang gulo. Saka ang daming pila, ang haba ng pila, napaka-hassle. So at least nakapag-walk-in na tayo, nakapag-register na ako. Tapos na ang ano ko, ang bike check tapos na rin. Tapos ano pa ba? Saka kuha na kami ng vest kasi dahil walk-in kami, ang vest ay ang kit namin, ang rider's kit namin ay makukuha namin. After na ng event, siguro mga ilang weeks pa yan. So okay lang naman, ang importante may vest na tayo. Dyan, kung nakikita nyo ang pila na yan, sobrang haba ng pila, dyan na yung check-in ng motor. Pero tayo, hindi tayo mag-check-in ng motor kasi nga hassle, uwi tayo mamaya, babalik na lang tayo mamaya. Anyway, pwede naman daw sa pinakalikod kami pumuesto. Okay, si paring Charles, si paring Gerald, tapos na rin. So uuwi muna kami, hindi pa kami nagla-lunch, magla-lunch muna kami. Pero at least tapos na, no? Tapos na yung pinakamahirap na parte. Yung registration, yung bike check, yung ano pa ba? Yung pagkuha ng kit. Yun yung pinakamahirap eh. Kasi napakadami, napakadaming pila. Pangit ang sistema, first time eh. Okay naman, mababait yung organizer, pero hindi natin maiwasan na syempre pagod na rin yan mga yan. Medyo napipiko na rin sa mga makukulit na rider, so pasensya na po sa mga organizer. Pero at least tapos na tayo, uuwi na kami, magpapahinga, magre-ready tayo, lahat ng gamit aayusin natin, okay na rin naman ang motor. So maghihintay na lang kami ng ano, ng oras mamaya para sa take off, kasi ang take off niya is 4 o'clock a.m.
So siguro pupunta kami dito mga 3, mga ganyan, 2:30 biyahe na kami, 3 nandito na kami. So bahala na, mamaya mag-update na lang ako sa inyo. So kasama din natin si Chinitong Manlalakbay, si Sagmao, si Pop Cesar, si Biyahe ni Bex kanina, si Locomoto, si Motospeed. So maraming motovlogger ang makasama natin di sa endurance ride na to. Okay. So ayan na mga papi. So update ko na lang kayo mamaya, uuwi muna ako. Tapos bahala na. Let's go. So ipiprepare ko pa yung mga gagamitin ko. Okay guys. What's up? So, ayun na nga, finally nakapag-register na kami kanina. Ako, si Motospeed, si Locomoto, si Biyahe ni Bex, si Chinitong Manlalakbay, si Sagmao, si Pop Cesar, ano. So, sabay-sabay kami, nakita-kita kami kanina, nagkasabay-sabay kami sa pag-register. So, bale, kami ni Motospeed, si Locomoto, pati ako, mga late registration kami, ano. So, yun na nga, nakuha lang namin yung, wait lang, kukunin ko. Yung vest lang, ayan, yung vest, ayan na yung vest. Free size lang siya, so okay lang naman. Tapos, to follow na lang daw yung, ano, yung ibang rider's kit. Pero siguro yung finisher t-shirt kapag natapos mo na syempre. So bali nag-aayos na ako ng mga gamit ko para mamaya hindi na ako ano ma-hassle. Ayan, yung mga damit ko mamaya yung gagamitin ko, gloves, pantalon, may mesh na yan. So goods na yan, may mga paddings na yan. Ito, jacket ko may padding na yan, pantalon, gloves, ayan, long sleeves, sapatos. Ayan yung mga gagamitin ko mamaya. Tapos, sa tank bag, ito yung mga nakalagay sa tank bag, stickers. So, marami tayong stickers. Mga battery, cellphones, pera na andyan din. Dito yung mga kailangan nating madaling makuha. Dito natin ilalagay. Tapos, mayroon din akong dalang bag, tools. If ever kailangan, syempre, mahaba ang biyahe. Ito yung hydro bag ko. Dadalhin ko na lang siya. So, para hindi tayo mahirapan sa pag-inom ng tubig, kahit nasa biyahe, kaya nating uminom, makakainom tayo ng tubig. Medyo madumi lang kasi pang trail ko talaga yan eh. Yan talaga yung ginagamit natin sa trail. Pero okay na yan. Hindi naman mahalaga kung maganda siya or malinis or madumi, di ba? Ayan, may extra t-shirt na rin ako dyan. Extra underwear para pag nabasa, 'di ba? Tools dyan na rin. Tapos dadalhin din natin tong Kobe tire sealer and inflator. Ayan oh, dalawa 'yan. So lalagay natin 'yan sa motor ni paring Gerald ni Motospeed. 'Yan yung naiwan niya eh. Actually, dapat dadalhin niya na 'yan kanina nung pumunta siya dito, kaso naiwan niya. Eh, ganun talaga si Motospeed, masyadong makakalimutin. Anyway, ready na rin naman na tayo. Lahat na nagcha-charge ako ng mga batteries. Ayan. Tapos, actually, ang problema ko ngayon, pinagpipilian ko kung alin ang gagamitin ko, ang helmet. Itong Masato Fernando ng SEC or itong dati ko na LS2. Kasi medyo, ewan ko, maganda naman tong SEC, pero mas komportable lang ako dito sa dati ko. Siguro dahil yan yung matagal ko nang ginagamit compared dito na bago pa lang sa akin, 'di ba? So wala na rin naman tayong masyadong dadalhin, light lang tayo ngayon biyahe ang gagawin natin. So, sana ma-finish natin nung walang aberya, pero prepared naman tayo if ever may maging problema, 'di ba? So, 'yan lang. Okay guys, so papakita ko sa inyo yung motor natin. Pre-prepare ko na rin siya.
no, maingay lang sa labas. So ayan, nag-prepare na din ako, naglagay na ako ng chain lube. Kasi natinamaan to kanina, oh. Sa pagbalik ko na lang siya ano, aayusin. Ayan. So ready na rin naman tayo hanggang mamaya, 'di ba? So yun yung Dominar 400 natin yung gagamitin natin. Well, anyway. So okay, guys. So yun na nga, prepared na tayo, magpapahinga lang ako kasi mamaya pupunta pa ako ng shop sa tindahan, magsasara pa ako doon, tapos may mga ayusin pa ako doon. Tapos mamaya magpapahinga tayo ng mas maganda. Tapos ang take-off time is 4 o'clock. So ang plano namin, pinag-uusapan namin na 3 papunta na kami doon or 2:30. Kasi hindi na rin naman kami magche-check-in ng motor kasi nandito lang naman kami sa area. Malapit lang kami actually, napakalapit lang ng Pili dito sa amin. So yun yung piniprepare namin. May mga dala na rin akong power bank if ever maubusan tayo ng battery. Okay guys, so update ko kayo hanggang mamayang gabi. Tapos yung full vlog ng endurance sa part 2 na lang ng upload natin. Gagawin natin part 1 and part 2 para hindi masyadong mahaba. Ano? Okay guys, so update ko kayo mamaya. Tapos kita-kits na lang sa grid. Alright, let's go.